Good evening, everyone. How are you? How are you? Magandang gabi po sa inyong lahat. It's October 11, 2023, Wednesday. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. Happy birthday, Sister Rose bukas. Si Sister Rose lang ba ang may birthday bukas? Parang mayroon pa siyang kasabay. Ayan. Good evening. Good evening kay Rachel. Happy birthday daw, sabi niya. Happy birthday, Tita Rose. Okay, thank let's you start. Po. Si Brother Dan po, ata. May birthday. Sino pa? Sino isa may birthday? Si Brother Dan po, ata. Ay, yeah, yeah. Danilo Brother Dan po. Yeah. Ang pogi naman ni John Marco dun sa picture niya. Parang Korean novela ang dating. Ang lakas maka-autumn. All right. Let's start with our prayer request and praise report. Let's start with you, Anastasios. Good evening, Brother Aldrin and Sister Jasmine. Good evening po. Good evening prayer, daw, sabi ng Pension Family. Go ahead, po, sister. Ang aming praise report po is nagpapasalamat po kami kay Lord kasi sa dami ng mga nangyayaring trials and basta kung ano pong mga pagsubok is nag-thank you kami dahil mas kumakapit kami sa Kanya at mas yung faith namin mas nagiging matatag po. Sabi nga po na kung wala kang pinagdadaanan, baka kung lagi kang masaya, baka hindi mo na maalala si God. Kaya po kami nagpapasalamat kami sa dami ng ano ng mga trials na nadadaanan dahil may mga purpose siya. Pero ngayon po, nagpapasalamat din po ako kasi nag-start na po ako ng training kanina. Although hindi po natuloy nung Monday, nagkaroon ng medyo problema. So ngayon natuloy na po, up to Friday na po. So ang prayer request ko na lang po, Pastor, itong 2 days na training ko sa school po, sa Irving Middle School, na magawa ako ng tama yung trabaho ko po. Na hindi, wala pong madisgrasya ni isa sa amin, lahat ng mga magte-train tomorrow and Friday, na safe po kaming lahat and wala rin magkakasakit po. And praise report din po para si Anaya, magaling na po. Thank you. Thank you po sa prayers. Amen. At si Ali, magaling na din po. Thank you po kay Lord. Amen. Thank you, Sister Jasmine, Brother Alvin, meron ka praise report, prayer request? Praise report po yun po, magaling na. And first time ko pong nag-work from home dahil si Anaya po ay fall break. Since nasa training po si Jasmine, si yung mom ko naman po nasa Pilipinas. So kaya ako po nagbabantay kay Anaya. Okay. Banding moment po niya. Okay naman po. A personal driver po niya. Sino? Ako po, personal driver niya. Okay. So, sabi dito ni Rachel. At saka ano pala, Pastor, yung ano, go ahead. Yung boss po ni Adi, nagbigay po ulit ng pang-gas. Ulit. Sobra na talaga na yan, na boss na yan. Sobra na yan minsan, ha? Ang lakas magbigay ng pera. Grabe, blessed na blessed mo kayo. Kaya nabibless din po sila kasi mabait po sila talaga eh. Oo. No. Yeah, praise the Lord. Yun lang po, thank you po. Thank you, Anastasios. Praise support from Rachel and Jairus. Magaling na po ako and hindi po nagkahawaan dito sa bahay. Prayer request, patuloy po nakagalingan sa lahat ng may sakit. Si Ate Mavi po na CS sa Friday. Okay, mga anak na si Avi sa Friday.
Good evening muna tayo. Good evening, Rachel, Jai, Bench and Family, Anastasios, Kita Rose, good evening. Happy birthday sa'yo. Allison May, good evening. Sister Josie, Justin, Giselle, John Marco, CJ, Sister Analu, Brother Mark, good evening. And Tita Fe, Dumok, good evening sa inyo. All right, let's go now to sa mag-birthday bukas. Ate Rose, good evening sa iyo. Prayer request and a praise report. Sister Rose? Okay, balikan natin si Sister Rose. Baka pumunta lang ng kusina. Okay, Sister Josie, Ate Josie, good evening. Ang reyna ng suka. Suka at bawang at sabsawan. Good evening po sa lahat. Happy birthday, kapatid na Rose. Kapanalig. Kapanalig. Kapanaan. Ang praise report ko po, yun nga po, yung kagalingan ni Lagiel at Jairo. Salamat po sa Panginoon. At sa lahat ng mga may karamdaman na nagsigaling na sa purihin ng ating Panginoon. Tapos yung prayer request ko po, yung po nalalapit na pag-uwi nila Jarel dito sa LA. Sa November 7. Yan pa. Malapit na. Apa. Thank you, at Josie. Apa. Okay. Kuya Justin, your turn. Good evening, Kuya Justin. Good evening, everyone. My praise report is safety every day for my family. That's also my prayer request, that we would stay safe and stay healthy. Thank you, Kuya Justine. Okay, punta tayo kay Kuya CJ. Good evening, Kuya CJ. Pray support, pray request. Good evening po sa inyong lahat. Aking pray support po, pwede na alisin ang aking tita sa listahan po sa cancer po. Nagkausap po sila ni Papa and maganda na po yung pakiramdam po. Maganda po yung help po ng aking tita. Maraming salamat po. And praise the Lord for His continuous blessings and provisions po sa ating buhay. Praying, we're continuous, and prayer request po, prepare po natin yung Israel po. Ila po. Hello, sorry. Salita ako ng salita. Nakamute pala ako. Sorry. Ulitin ko yung sinabi ko tuloy. Okay. Praise report. Nakauwi na po kami ng safe galing Canada eh. After 5 flights po in total, back and forth. Prayer request. Safety po ni Nanay sa Pilipinas. Ayan. Sorry, nakamute ako. Salita ko ng salita kanina pa. Anyway, so si Derek, Canadian na ngayon. Pag sinabi ni Jaya na maglaba Canadian, maghugas Canadian. Canadian na si Derek. Ay, ang hirap ako lang tumatawa.
Good evening, good evening. John Marco, your turn. Good evening. Good evening, bro. Praise support ko po. Punta po ko sa doctor kanina. Negative po lahat ng test, COVID test, and flu test. So, papa-recover na po ko sa sakit. And prayer request po is my upcoming finals po next week. And smooth transition po sa next job ko. Okay, okay. Praise the Lord. May tanong ako, no? John and Jasmine, yung inyong what do you call this? Nito yung fingerprint, sino ang nagbigay sa inyo ng result? LAUSD o kayo yung tumawag? LAUSD po. Okay, ikaw John? Sa LAUSD din po. Sila ang nagbigay ng result sa inyo? Tapo. Eh, ba't ako pinapatawag ako? Isang linggo na akong tumatawag, hindi binibigay result. Mukhang may kaso yata ako sa gobyerno. Dito na ako makapagsimula. Yun na lang ang kulang ko eh. Anyway, baka may plano ang Diyos. Thank you. Thank you for informing me. No? Kasi bakit ganun? Sa akin eh, ako yung pinapatawag doon sa guardian. No? Anyway, all right. Good evening, good evening. Ate Rose, okay ka na ba? Opo, ka na? Okay na po. Pasensya na po. Marunong lang po sa trabaho. Ako po, magandang gabi po sa inyo lahat unang-una. Ang praise report ko po ay panibagong taon. Napakaaga po ng birthday trip po sa akin kanina. Nag-enjoy po ako. Salamat po kay Sister Elby tsaka kay Amay. Sister Kita Yayo. Salamat mukhang po. Mukhang masarap dun ah. Masarap na masarap po. Ang dami ko po nakain. Anyo sa iyo dun ah. Sabi ko nga po ba, hanggang breakfast, busog na busog pa po ako. At saka marami pong bumabati na mga kaibigan, kamag-anak at napakaaga po ng pagbati yeah. nila po. Birthday mo na sa Pilipinas eh. Oo nga po. Marami po tayong dapat ipagpasalamat talaga. Hindi lang po dahil sa kaarawan natin sa araw-araw po na hindi po tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Yun pong pagising sa umaga talaga. Yun po, dapat pong ipagpasalamat. Isa pong prayer request ko naman po, sana po matapos po ang kaguluhan sa Israel po. Saka, sa in between pareho po, sa parehong bansa po. Lugar na nag-aaway po. At sana po ay ang mga kababayan po natin doon ay ano rin po, bigyan po ng kaligtasan din lalo natin mga kababayan din. At hindi lang po rin mga kababayan natin. Lahat po. Yun lang po. Mahirap po ang talagang magulo na po ang mundo kahit saan po ata. kaya po dapat mag-ingat po tayo lagi. Sa La Filnas lang ata, hindi. Oo nga po. Ginugulo buti po tayo. Buti po tayo nakaiwas sa gulo. tayo po ginugulo tayo, pero mababait tayo. Hindi tayo gumaganti. tayo po ang umiiwas. Ayun lang po. Amen. Salamat po. Alright. Thank you, Jai, for the info. No? Tatry ko yan. Okay, let's go now to Tita Fe Dumuk. Tita Fe, good evening. Praise support and prayer request. Good evening, everyone. And I praise the Lord. I thank Him that we who are His children have the assurance that no matter what happens, be it wartime, which I have experienced with my family, or peacetime, God is faithful. And my request is that we continue to pray for our safety and that God will give us wisdom as to what we need to do based on what happened, what circumstances are around us. Thank you so much. And we Amen. Need to pray for our church also, our church protection, the churches of the Lord, evangelical churches, will receive protection
that no enemies can touch the people of God, and those who are not yet saved, that their eyes be opened, that they will obey the conviction of the Holy Spirit of God and humbly come to Jesus and receive him as their personal Savior. So evangelism is critical at this time. We need to pray for people. Thank you. Amen, Tita. So if there's one person who witnessed the war, that would be Tita Fena. Yes, so, yes. Pero grabe yung, grabe, ibang level lang tong ginagawa nila ngayong gabi. Uh-huh. Ay, ngayong araw, ngayong mga panahon na to sa Israel. Good evening po, Tita Pepot. Magandang gabi po sa inyo. Thank you, Tita Fe. Next would be kayo na, Tita Pepot. Sige po. Praise the Lord. Good evening po. Praise the Lord. Thank you po. At natapos na yung first screening ko ng skin allergy test last Monday. So magkakaroon ako ng second screening two Mondays na naman para sa food allergy naman daw po. And I thank God din, nakabalik na yung amo ko last Monday from Israel kasi pagdating niya dito, doon nagkagera, at least hindi siya inabot doon. Yun po. Pray request. Continue lang po mag-pray natin ang buong mundo. Sa Pilipinas kasi, pinasinusundong ko din ang news ng Pilipinas yung sa West Philippines sa natin. Yung China kasi patuloy nilang ginigiri ang mga boat natin doon sa West Philippine Sea. Ang kanilang panakot, umpisa lang na kumilos ang Pilipinas, gigera daw sila. Kaya let's pray na huwag naman magkagera sa Pilipinas. Yun lang po. Mm-hmm. Okay, thank you, Tita Fe. All right, good evening po. Let's go to Sister Ana Lu. Ate Ana Lu, Father Mark, dyan ba kayo? Hi, good evening po. Good evening. Praise report po. Si Faith, my faith got in a little fender bender. Siguro few days ago. We praise God kasi po it was very minor. No one was hurt. Tapos prayer request ko po is sa Monday po meron akong biopsy procedure sa fibroids ko po. Yun lang po. Lagay lang po. Lagay ko lang dito, no? Biopsy? Biopsy. So, dapat negative po, no? Opo. Alright. Thank you, Sister Ana Lu. Let's go now. Good evening, Pastor Bong, Kuya Manuel, Ate Lenlen, Kuya Shane. Good evening sa inyo. So, next would be Ate Lenlen. Good evening, Ate Lenlen. Praise report, prayer request. Okay, balikan natin si Ate Lenlen. Shane, good evening. Praise report. Prayer request. Okay, balikan din natin si Shane. Kuya Manny, good evening. Praise report. Prayer request. Magandang gabi po. We want to thank the Lord dun po sa prayer request po namin dun sa patient ko, yung 85,000 na kanyang C-brace, it has been covered by his insurance. Thank you, Lord, sa prayer. Saka po yung prayer request ko naman po ngayon, yung wife niya, she had an eye surgery and she was really in pain. So praying po na she will be healed the soonest po. Ano po pangalan? Is Lina. Lina po. Lina, L-I-N-A. Apo, thank you po, Pastor. Thank Lina, so eye surgery. Apo, eye surgery. Healing okay. Po. Thank you. Okay.
Okay, Pastor Bong, good evening. Prayer request and prayer support. Good evening sa inyo lahat. Prayer support tungkol kay Terry. Nakarating siya sa Bacolod safely. And papasalamat siya sa kwan sa prayers ninyo. Then a prayer request. Pamangkin ko, her name is Diana. May biopsy siya sa ovary. Nag-text siya sa akin na she was requesting for prayer na sana negative pa yung result. So, ayun, Pastor. Biopsy. So, Diana by biopsy. Over. Okay, thank you, Pastor Bong. Okay, good evening. Back to you, Shane. Nakamute ka kanina. Good evening po. Oh, nakamute pala ako kanina. Salita lang ako ng salita. Hindi nyo pala ako marinig. Anyway po, prayer request lang po to be strong po and to have the fruit of the Spirit po kasi parang stressful lately yung nangyari sa amin, yung especially last Saturday, pumunta kami ng restaurant, dininay kami for service dog, and even though kompleto yung mga IDs and everything, I was discriminated, but it's all good. I mean, I'm still alive, and I thank God na kasama ko yung si Shelly kanina, yung mga pamilya ko are okay, and we just pray for protection po. And hopefully on January, po, if you can pray for me that Shelly can stay with me na po for our healing. Okay, okay. Thank you, Shane. Thank you. Good po. Evening, Sister Amy. Good evening, pray support? Pray support po, prayer request. Pa. Narinig niyo po ako? Apo, loud and clear. Oh, okay. Pray support po. Yung last week po nagkaroon ng problema si Bia sa BP niya. Okay na po yun. So, thanking God po sa healing na binigay sa kanya po. And then, hindi lang po ako ng prayer for safe travels po. Punta ka, sa Saturday, alis po kami with Bia and family. Punta sa Mexico, Cancun. Mexico. Okay. Opo. Planned family. Yes. Safe travel. Mexico. Pampanga po ba? Sa Cancun po, Cancun. Oh, sa ano yan? Sa north? Magpa-fly po kayo? Ha? Opo, fly. Malayo kasi sa duli. Oo. Yeah. Alright. Buti nakakonek ako ngayon. Hindi ako makakonek. Enjoy po kayo, Tita Amy. Thank you okay. po. Good evening, good evening. As Ate Len, pwede ka na ba? Nakamit ka kanina. Ay, opo. Good evening. Praise report. Nakarating ako ng maaga para maka-attend this meeting. And so far safe naman ng pagbalik ko ng off ng from work to house kasi pagbaba ko ng bus kinabig na kagad ng driver yung pintuan ng bus. Tapos nag-apologize naman siya pero masakit eh. Tinamaan ako eh sa likod. Oh. Pero inignore ko na lang kasi baka pala may likod ko eh. Pero so far yun nga, safe travel, safety, tsaka hindi mo alam kung ano yung paligid mo ang danger eh. Like, like this morning, nawala kami ng hot water, eh kung i-check mo yung ano ng heater sa ano, secured yun eh, meron daw gumalaw. Eh, sarado naman yung mga gate namin. So, eh, kumbaga merong dalawang intention nangyari sa akin this week, this day. Pero okay lang. God is good. Always in protection. Amen. Yun lang.
Amen. Thank you. Thank you, Tita Lenler. Okay, Allison May, praise report. And let's also go to our devotion. Good evening, Pastor Bert. Hello po. So for my praise report po is... Magandang gabi po. Natapos ko na po lahat ng assignments ko. Like I was able to finish everything on time nang wala pong hassle or obstacle. And then po, more upcoming midterms pa rin po for this Saturday. And then for next week din po. So yun po yung for my prayer request. Amen. Amen. Okay, bago tayo pumunta sa devotion, Pastor Bert, any prayer request and praise report? Ano lang po, yung family ni Sister Elvis sa Pilipinas. Yung pong daddy niya eh, ano na, he passed away this morning. Oh, okay. So ano lang po, yung mami niya, pag-pray na lang po, tsaka yung mga kapatid niya sa Pilipinas. Yun na lang po yung ano. Peace and comfort sa pamilyang Samson. Yeah, nakikiramay po kami, Pastor Bert. Pastor Bert. Pastor LB. Apa. At ilan taon na po yung tatay ni Sister LB? 84. By this November, 84 na po siya. Yeah. Yeah, pag-pray natin. And, apa, thank you po. Thank you po. Okay, thank you, Pastor Bert. Allison, let's go now with our devotion. Condolence po, Pastor Bert. So, for the devotion po for tonight, ang napili ko pong verse is from Mark chapter 8, the way of the cross, verses 34 through 35 po. Nakalagay po dito, then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. And i-continue lang po natin para mayroon pa po tayong context. Sabi din po dito, what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my word in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in the Father's glory with his only angel. So nung nababasa ko po tong verse na to, it reminded me of the end of times then. Kasi yun nga po, marami na nga pong nangyayari na according sa Bible na prophesy. And then which somehow makes me question din po. So ito din po yung a good self-reflection din po na, will I be able to turn away from the world for the Lord? Or can I bear the cross that Jesus did when everyone was against him? Kasi po naisip ko din po dito na, sabi, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Meaning, turning your back away from the world. Na, madaling sabihin po pero mahirap gawin. Kasi even, di ba po si Peter, sinabi niya hindi niya i-deny si Lord. Pero nahirapan din po siya.
And in the end, dininay niya si Lord. But so parang yun yung parang reflection po ngayon na, will I be able to turn away from the world? Kaya ko bang talikuran yung mundo pag dumating na nakino-confront na ako ng mundo kung sino pipiliin ko? Si Lord ba? O yung current situation ngayon? So, ang nakukuha ko po dito is yung sakripisyo po. When you start following Jesus, when you start knowing Him. Kasi iba po yung knowing Jesus versus being His disciple, meaning following His ways. Kasi being His disciples, katulad ng mga naging disipulo niya, they sacrifice their life, they sacrifice yung potential opportunities of wealth, yung comfortability ng life nila, sinacrifice nila yun to follow God. And to sacrifice for God can also be not just yung literal na, you know, mamamatay tayo for Jesus, but it's to also to die by leaving our old self lifestyle and bad habits and to live by God's grace. I think na pag narinig na din po natin to, isa sa mga preaching ni Pastor Jeff, na pag tumalikod tayo sa old self natin, where cursing turns into worship. And para sa akin naman po, where despair turns into testimonies, na dati kang life of the party sa mga parties, ngayon, you're shedding light into ministry service para kay Lord. And from us being people pleaser, you are now a person who wants to please God, to please God more. And balikan lang po natin yung verse. Habang binabasa ko po to, naisip ko, it's either you lose your life for God or you lose your life for the world. When you lose your life for Christ, you're putting yourself behind you. Na we bear shame and persecution. Ngayon po, nararanasan po natin yan kasi po maraming against sa pananaw ng Kristiyano na they view it as something controversial po. Na nahihirapan din po tayo na panindigan yung paniniwala natin, to stand on our belief, na maging open tayo about sa word ni God. And that means going against the world. Pero by doing all those things, you receive salvation and eternal life. And naalala na naman po akong isang verse. As I'm thinking, when you lose your life for Christ, it says here, sa Matthew 19, verse 30, if we have our Bible po, it says, "But many who are first will be last, and many who are last will be first." Tagalogin po natin. So Matthew 19, verse 20, simulan ko po sa 29 hanggang 30. Sabi sa Tagalog, "Iyan ang mangyayari sa bawat isa nag-iwan ng bahay o ng mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, o ng ama o ng ina o mga anak o mga lupain alang-alang sa aking pangalan, sa pangalan ni Jesus. Siya ang tatanggap ng 100 ulit. Magmamana rin siya ng buhay na walang hanggan." And dun sa 30 po, "Ngunit maraming nauna na mauhuli at nahuhuli na mauuna." So, ang ganda po, no? And yung isa naman po is, you can lose your life for Christ, and doon naman po tayo sa you can lose your life for the world. When you lose your life for the world, parang sumang-ayon ka na sa mga maaring mali that is going to Jesus's belief or sa belief ng nasa gospel. It's denying God's offer
to be his adoptive child. It's like rejecting the authority that God wants to give you. And pag palagi tayong sumasang-ayon palagi sa mundo, dahil nako-conflict tayo, doon na po natin i-face in the future yung final judgment ni Christ. Kasi nasa relasyon po natin yun kay Jesus. And once we lose our life that para sa mundo, we receive physical death and spiritual death. So, yun po ang nakuha ko po dito sa verse. For whoever wants to save their life will lose it. Meaning, sa sobrang kagustuhan mong makisakay sa uso, o kaya sa dahil ayaw mong ma-persecute ka or mabuli ka sa church, mabuli ka sa workplace, mabuli ka sa classroom, na sumasang-ayon ka na lang kahit alam mong mali. Versus it says here, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Kailangan meron po tayong paninindigan. Kaya nga po, nasabi ko po nung unang-una, mahirap po gawin, madaling sabihin. Kaya, it's really, really important na we hold to Christ. Na-realize ko din po na important po talaga yung devotions. Because those devotions will keep you updated and keep yourself checked sa gospel ni Lord. And then, so, dun naman po tayo sa questions po. My questions for tonight po is, pwede po tayong mamili sa tatlo. Ipo-post ko din po siya. So, ang question po natin tonight is, what is your take on this verse? How can we live in God's grace? Or how can we maintain ourselves to be with God? Yun po ang aking mga katanungan po. Pwede po tayong mamili ng isa lang po or depende po sa atin. Thank you po. Thank you, Allison. So, basahin ko lang uli yung verse ni Allison. Mark chapter 8 verses 34 to 35. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, sa tinawag niya yung mga yung crowd that, along with the disciples, sabi niya, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Verse 35, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Sa Tagalog, pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na maligtas or magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Alright, who wants to go first? Oh? So, the question ni Allison is, what is your take on this verse? No? Sa nakikita ko minsan minsan ang lalim nung pagkakaintindi na pag binasa natin para ang dating ng verse na to para we need to give our life for God, no, in a sense na parang physical death for God, no, pero this is a matter of a question of priority, no. Siguro bago tayo pumunta dun sa todo-todo, patay kong patay ministry, bigay todo na mission or giving my life for Jesus. Kumbaga siguro, sa akin, ang nag-resonate sa akin ngayong gabi
siguro i-revisit na muna natin yung basic, no? Kasi minsan parang, sige, bibigay ko yung buhay ko sa Lord. Eh teka, sa basic muna tayo. Kompletuhin mo muna yung 4 na linggo sa 1 buwan. Magsimba ka muna na. Magsimba ka muna na 4 na beses. Di ba? Abay, teka, eh, manalangin ka muna. Teka lang, magbasa ka muna ng Biblia. Di ba? Teka lang, alam mo yun, gumalang ka muna sa magulang mo. Or irespeto mo yung asawa mo, yung anak mo, or mahalin mo yung kapitbahay mo na hindi ka gusto. Alam mo yun? So, siguro, magsimula tayo sa basics, no? And then, pa-level up naman yan. Pagka ikaw ay tinawag talaga ng Panginoon sa iba pang bagay, then mas ready ka na. Kasi mas mahirap lunukin pagka ang bigat kasi, ha? Dying for Jesus, teka lang muna. Di ba? May pamilya ako eh. May pinapakain pa ako eh. Bakit dying for Jesus naman? Kaya doon muna tayo sa basic, no? Kumbaga, ano ba yung pwede nating magawa para masabi natin na mas priority natin si Kristo kesa sa ibang bagay. Kagaya nga ng estudyante, nag-aaral ka ba muna? Or may ginagawa kang ibang pinagkakaabalahan? Nagpa-party ka, whatever, di ba? Yung katulad ng binanggit ni Allison kanina, di ba? Kagaya ng isang empleyado, di ba? Halimbawa, binabayaran ka ng boss mo to work on something pero nasa Facebook ka the entire day. O nanonood ka ng YouTube, di ba? While at work or nakaklock in ka. Di ba? So yung mga, siguro sa basic tayo, no? Ano ba yung sa palagay natin na, kumbaga, mag-a-apply yung whoever wants to be my disciple must deny themselves. No? Sa basic muna. And then, syempre, yung iba naman sa inyo, tinatawag na doon sa ibang mas malalim na pagkakataon. Eh, yun din, pwede nyong i-share. Alright, so let's start. Siguro, let's start with Tita Faye. Good evening, Tita Faye. What's your take about this verse? Wala akong masyadong concentration ngayon kasi nahuhurid talaga ako sa mga nangyayari ngayon. But our love for the Lord is supposed to be till the end, no matter what happens around us. If we truly believe in the Word of God, we'll never turn our back away from Him. If we need to do something for Him, we have to pursue it, because Jesus said, he who puts his hand to the plow and turns away is not worthy of the kingdom of God, not worthy of serving the Lord, especially not worthy of doing anything for the Lord. So it is important that we stick to the Lord. We plug ourselves to the Lord at all times, no matter what happens. So we have to how we can maintain our stand with the Lord. Stick to the word of God. Be encouraged by the words that he says. There's a lot of encouragement in the word of God to make us strong and make him our stronghold. Sometimes fear comes in, but the word of God encourages us to trust in him. And so if we trust in him, we do not have that fear wherein we say fret, wherein the word says fret not. So it is critical to have Jesus or God Almighty as our stronghold. God all the time. We give priority, we do what is good to make us safe at all times. And we know that God is merciful, a loving God, provider, protector, our shield and our everything. Amen. Amen. Thank you, Tita Fe. Sabi ni Rizal, takeaway po, dapat po kung ano tayo sa church, every Sunday, dapat ay ganun din tayo sa regular days from Monday to Saturday. Mapa-work, mapa-school, mapa-saan man po. Sa mga simpleng bagay po, magsisimula yung sinasabi po na denying yourself
for the Lord. Ayan. Thank you, Rachel. Okay, next would be Ate Josie. Good evening po. Sa akin naman po, ganun din. Basic lang po tayo mo. Ano man ang gagawin natin? Sabi nga, gawin natin to lahat sa ikapupuri na ating Diyos. Mamuhay tayo ng naaayon sa ating Panginoon. Ayun po. Thank you, Tita Josie. All right. Good evening. Good evening din. Next would be Carl James. Good evening, Carl James. Good evening po. Ang aking takeaway is siguro this verse is like a reminder to me na on what's yung nabanggit po what are our priorities and I think ang gusto rin po sabihin dito is ano po yung pwede po natin i-sacrifice po, i-surrender kay Christ. Kasi po parang iniisip, ang verse po dun sa verse, parang whoever wants to be messed up must deny themselves and take up the cross so, and follow me. So parang naisip po parang ano ba yung something na dapat kong i-let go na para sumunod kay God. And if there's one thing, it's like yung kunwari finances ko po, it's something na sinurrender ko po kay Lord. Kasi alam ko po yung na pagka ako lang po mag-isa, I mean, kumikita naman po, pero I always, without God, I always feel na I'm burdened, parang, kaya ko naman to or something. Parang there's this heavy feeling na parang, so kapag hindi ko to magawa, hindi ko kakayanan. Yung parang ganun pong feeling, but when I deny it, na parang inalay ko na po kay Lord, na Lord, kayo na po bahala sa aking mga finances. Na yun po, kahit wala pong work, naghahanap pa rin po, I feel blessed every day, and I feel na, I feel yung less and burden, I feel less burden po na at least kahit paano po nabubuhay po ako every day, knowing that God provides and blesses me every single day. So yun po. Thank you, CJ. Takeaway po, sabi ni Sister Annelie, very important po talaga is daily devotional, kung kaya po ng time sa morning. So we can have our daily food and reminder to live a pleasing, and reminder to live, sorry, na yung salamin ko hindi ko nakuha, to live pleasing Christ, and at the end of the day, reflect on how your day went, if what you did throughout the day was pleasing to God. All right. Thank you, Sister Annelie. Thank you, CJ. Good evening, good evening. Next would be Justin. Good evening, Justin. Good evening. My takeaway is that you have to mute the other computer first. Check my eyeglasses, please. Thank you. And at my office. My takeaway is that we cannot serve two masters. If we have friendship with the world, we have enmity with God. One thing that I've learned is that Jesus is our greatest treasure. So if we store our treasures here, they are temporal and
they will eventually come to nothing. But if we store our treasures in heaven, that's much more worthwhile because those are the things that will actually last. I think one of the reasons why we sometimes lose faith is because of our present circumstances here. But Paul said in Romans 8, verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. There is nothing greater. There is nothing it's not worth comparing more. There's nothing more permanent than our fellowship with God, because not of because of our works, but because of His. That's my takeaway. Thank you, Justin. Okay, we have here takeaway from John Marco. My takeaway is to seek the Lord in everything that we do. We should change the mindset that we can bear everything on our own. Instead, we take it upon the Lord and humble ourselves before Him. Amen. Thank you, John. Okay, next would be Anastasios. Ate Jasmine, Kuya Aldrin, your turn. Yeah. Sa akin po, denying myself. Kasi po before, I would rather watch TV, watch basketball, or play basketball during the weekdays, or watch a movie, or listen to secular music. But when I started the ministry again and I wanted to be more serious, we need daily devotion, we need to listen to more praise and worship songs, understand the lyrics, how is it connected to scripture with the Bible, and also spend more time with God, praying more. So it's not about ourselves, no? It's more about focusing on God, what glorifies Him, how to know more about Him. It's like po ano po eh. Pero it's not really a burden. If you really love God, you love doing His works, doing His ministry, and ayun po, even sharing it with the family, with other people who are in need, like friends, for example, that are going through something. You share the word and they get inspired or they get encouraged. Yun po yung sa akin. Thank you, Brother Aldrin. Meron ba si Sister Jasmine? Copy-paste. Copy-paste po. Copy-paste. All right. Okay, good evening, Ate Rose. Your turn, birthday girl. Ako naman po, yun nga po, yung para po makasunod po tayo. I mean, marami po tayong mga kagustuhan sa sarili na sa dati pong buhay natin, sa lumang buhay, na ang piniplease nyo po ay sarili nyo at ang mga tao po na kapaligid po sa inyo. Pero hindi po natin nare-realize na dapat po nating ang pahalagahan po ay ang pag-please po sa Panginoon. Yun po ang personal po na naranasan ko po. Na dumating po sa point din na ang pag po tama ang ginagawa nyo, madalas po kinukondem po tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Pero ang mahalaga po, ang dapat po na na-realize ko po na dapat ko rin pong gawin, stay connected po sa Panginoon. And wag nyo pong pakinggan. Kung alam nyo po na nasa tama po kayo, na mas kalulugod po, ang ikalulugod po ng Panginoon, ng kalooban ng Panginoon po. Instead po na, please po natin, ano man po ang sasabihin ng tao na kapaligid sa atin, hindi po natin dapat tayo panghinaan ng loob, dahil ang Panginoon po ay lagi tayong
itinutuwid din po at binibigyan po tayo ng lakas po na labanan po ang anumang paglabanan po ang anumang mga bagay po na hindi kalulugod sa kanyang kalooban. Personally po, naranasan ko po yun. And kailangan po, marunong po tayong manindigan po kung ano po ang tama po. Natutuwa po ako na personally rin po, nakatalikod po ako sa vision na dati pong sa palagay ko po noon, eh kinatutuwa at kinalulugod po ng sa sarili ko lang po at ng mga tao na kapaligid sa akin. Pero nagawa ko pong tumalikod po sa bisyo po ng pag-inom. Unang-una po yun. At hindi ko po pinagsisisihan yun na makita at kailangan rin po makita po ng ibang tao sa inyo po ang pagbabago kahit po kinukondem kayo. After po noong makikita po nila ang pagbabago, doon po nila siguro marirealize na nasa tama po ang landas na tinutungo niyo. Mas magiging mabuting halimbawa po kayo sa kanila. Pero hindi po madali. Hindi po madali ang i-convince po ang mga tao. Lalo po at hindi po sila nakakarinig po rin ng salita ng Diyos. Katulad ko po na galing din po ako sa Katolikong pamilya. Marami po akong mga pinaniniwalaan noon na hindi ko po lubusang naiintindihan not until na makapagsimba po ako sa Christian Church. Yun lang po. Mahalaga pong stay connected lang po lagi at pilitin po natin na magampanan po ang ating tungkulin po bilang Kristiyano po sa ating pamumuhay po. Hindi po madali, araw-araw po, nandiyan po ang tukso, nandiyan po ang kaaway na laging tetempo sa'yo, pero patuloy po tayong manindigan po kung ano po ang ikalulugod po sa Panginoon natin. Yun lang po. Amen. Thank you, Sister Rose. No? Isa ako dun sa mga blessed na blessed sa mga testimony mo. Kasi classic dito yan. Eh. Ito yung buhay na salita ng Diyos. Ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. I can relate. Ano? Alam niyo po, sa hindi nakakaalam, sa Southern Tagalog, ang tawag dyan ay siya ay magbarik na tayo. It's a culture. Alam niyo yun, hindi yan basta yung tipong sa Metro Manila lang na nakikita nyo na kalalakihan or mga kabataan, nagiinuman. No. Sa Southern Tagalog, sa Leyte, stronghold niyang ano yan eh, ng alcoholism. No? Because of tuba, ng lambanog, and everything. No? Kumbaga, doon sa parting yun, kasi yung mother ko, taga Southern Tagalog din, from San Juan, Batangas. And I grew up seeing people from that area sa Batangas, Laguna, Quezon, no? Ang stronghold talaga is the culture of pag-inom is masyadong ano, masyadong what you call this, normalized, no? Hindi siya sin, hindi siya ano, normal 'yun. Actually, pag di ka nainom eh parang mahinang nilalang ka pa, parang ganoon. So, para mag-decide ka na to stop and alam mo yun, to follow Jesus, I can relate kay Sister Rose kasi mahirap talagang itigil yan kasi una yung fun of fellowship, pangalawa yung syempre yung sarap na matatanggap mo sa alcohol, pero since mag-decide ka na ayaw mo na at naalala ko noon sinishare ni Ate Rose yan eh, pagka dineclare niya yung bahay niya, no, parang sa war room movie na I declare this house na alcohol free. So that is something na talagang basic 'yon, ano? Hindi naman hinihingi na mamatay tayo para kay Kristo. Pero yung mga ganun ba na matuto tayong mag-surrender ng mga bagay na vaping, smoking, alcoholism or anything na alam natin na hindi nakakatutuwa ang Panginoon. So thank you for that classic na theory in practice, Sister Rose. Mabuhay ka. Happy birthday. Okay, good evening, Tita Amy. Tita Amy. Ready ka na, Tita Amy?
So habang inintay natin si Sister Amy, basahin muna natin dito. Okay, from Jairus. Sina-challenge ng Panginoon ang mga taong inuunang iligtas ang kanilang mukha imbis na ang kanilang kaluluwa. People who want to look good in the eyes of many rather than in the eyes of God. The Lord sees what's truly in our hearts. The Lord is inviting us to be counted with Him, with Jesus who was rejected by the world. It reminds us that being a Christian means you will also be rejected, will experience suffering and ridicule. When you accepted Jesus and that He died for you, the old you is already dead. Kapag paulit-ulit ka pa din sa kasalanan, then you haven't really fully accepted Christ. This is a reminder that in our daily lives, as followers of Christ, we died in ourselves. And it is Christ that now lives in us. To follow Jesus is to look at things that are eternal rather than worldly pleasure. Oh, ganito sinabi ni Justin kanina. And I agree. Dapat din bilang isang mananampalataya, pag-isipan din natin, ano, pagka may isang bagay na pabalik-balik tayo doon, baka talaga hindi pa tayo, alam mo yun, nabuborn again, hindi pa tayo talaga humihingi ng tawad sa Panginoon. Maring humingi tayo ng tawad sa bibig, pero dapat puso eh. Kasi ang isang manifestation na paghingi ng tawad is a total turnaround, no, sa kasalanan. Thank you for reminding us, PJ. Amen, PJ. Talaga to si Rachel. Okay, Tita Amy, game ka na ba? Okay, balikan namin si Tita Amy. Nakamit ata siya. Baka nasa restroom lang. Okay, Tita okay. Pepot. Ayan, game ayan, na si Tita. Ayan po. Okay, game. Okay. Sa akin naman po, yung denying yourself, yung po sa akin eh, something like, really trusting God and give all the best that you can for His glory or helping to bring more souls for Him. And marami pong bagay na gusto mong gawin sa buhay mo noon, pero ngayon ay talagang ang focus mo na lang ay sa Panginoon, sa church po, na makapagbigay ka. As a human being, syempre may mga likes ka, may mga ganyan, may gusto kang punta, mga ganyan. Pero as you focus yourself kay Lord, ay natututo ka na maging humble at maging ang paraan ng buhay mo ay kung paano siya malulugod sa iyo. Yun po. Thank you. Amen. Thank you. Ganda naman ang Tita Amy. Tita Pepot, good evening. Your turn. Tita Peps, nakamute ka ata. Okay, balikan natin si Tita Pepot. Tita Lenlen, good evening. Ate Lenlen. Good evening. Sa akin po, denying yung self, how to follow Jesus. Sometimes, papasok sa'yo yung self-discipline eh, tsaka yung purpose mo sa life. Kasi kung sinet mo na yung life mo sa ipamuhay ang word ng God, maraming tukso lalapit sa'yo. Marami rin yung minsan hindi mo akalain na kasakasama mo siyang namumuhay, pinamumuhay ang salita ng Diyos, pero yung pala inaaral niya lang yung salita ng word ng Diyos para gamitin sa kanyang bisyo. Kasi marami kong kaibigan na pare-pareho kami nag-aaral ng Bible. Tapos manalaman mo, ginagamit lang pala nila yon para makumbinsin nila yung ibang tao. Kasi lalo na yung mga na-addict sa sugal, sa utangan lang nila, nagamitin nila yung salita ng Diyos. It's a matter of yung purpose mo talaga mabuhay.
i-disiplinahin mo. Kasi ang tukso mo, nandiyan lahat yan, everywhere. So, kailangan disiplinahin mo rin sarili mo. Tapos makagawa nun through prayers, through asking for wisdom sa God, for you to go through, to move on. Kasi maraming trials eh. So, ang lakas mo talaga nasa Diyos lang. Yun. Amen. Thank you, Ate Lenlen. Kuya Manny, Ate Janet, good evening. Your turn. Magandang gabi po. Ano po, following Christ is yung kung ano po yung ginawa niya, denying himself. Sometimes we lose our right. Ano? Gusto mo ng galit or whatsoever. But we want to show the love of Christ kasi po yung naranasan natin sa Kanya. And indeed, easier said than done. That's why we need the power of the Holy Spirit. So, nilaman po ang sa akin. It's denying our rights, denying ourselves. That's how para po sa akin is following Christ. Copy paste. Thank you po, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Thank you. Next minute. Ako, sorry, nakamute pala ako. Salita ako ng salita. Lagi ko nalilimutan, nakamute pala ako. Wala naman marinig. Kaya pala walang nasagot sa akin. Pastor Bong. Good evening, Pastor Bong. Good evening, Pastor. Good evening sa inyo lahat. Sa akin, Pastor, ang fan ko, takeaway ko dyan. Yung sa Romans 12, sabi rito, so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because all of He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So sa akin, Pastor, no, malakas ang kwan eh, peer pressure saka temptation na lalo na sa mga kabataan, yung parang para ma-in ba sa grupo, kung ano yung ginagawa ng iba, gagawin mo rin, parang ganun. Nalimutan natin na nalalayo tayo sa Diyos. Parang ay sa mga vision nga ba na tinanggap natin si Jesus Cristo bilang tagapagligtas natin, Lord and Savior, we should turn away from our sins. Pero pagka binabalik-balikan natin yung vision natin, parang ipinapako uli natin si Jesus Cristo sa cross. So imagine natin yon, parang pinapahirapan uli natin siya. So samantalang in-offer niya, nag-sacrifices para sa atin, para sa salvation natin. So, ang thought ko rin, Pastor, is, ayun nga, offer yourselves as a living sacrifice sa Panginoon. Ayun lang, Pastor, salamat. Thank you, Pastor Bong. Yeah, I agree. Thank you. Kuya Shane, good evening. Your turn. Ako po ba? Oo, ikaw na. Hi, good evening po. Tama-tama po, ito rin ang reading namin when we had our dinner tonight. Actually po, na-struck din ako sa sabi ni Justin, no, na to invest, to make our investments in heaven. Actually po, yung hindi ko po yung maintindihan yung sinasabi na deny yourselves po, no. It's a very broad statement. And then when I turn to easy to read version, it says here, any of you who want to be my follower must stop thinking about yourselves and what you want. Actually po,
It's we're so busy for me po. I am so busy thinking of myself. I am so busy thinking of my reputation and how people actually po siguro in some way lahat tayo are guilty of this. We are so busy of our reputation on how people will see us, and sometimes we forget on how God would see us, and we are so busy investing ourselves. We sometimes even justify it, like we sometimes buy expensive things just to make us look good for people to praise us, no? But we forgot that, you know, those things can be stolen. Those things can be rusted, and we forget that the Lord told us that the best investment in heaven is to help the widow and the orphan. And sometimes we justify ourselves like, oh, pinaghirapan ko naman yan eh. I have the right. No, I mean, we cannot say that to the Lord. We are all guilty of it. I am guilty of it. It's hard. That's why I keep on asking the Lord to send me the fruit of the Spirit. No, so it's we're so busy in our custom, in our tradition, in our culture, on what we should do. But we forget about the culture of the Lord. No, so for me, I hope someday I can overcome it. And, you know, all of us would see it that, you know, we will put God first. Hindi yung mga material things na nakikita natin dahil pinaghirapan natin. That's why the Lord give us more than our needs so that we can help other people too. But yet we don't do it. It's hard. So if you guys can pray me that the Lord will give me strength to do it, I would really appreciate it. Thank you, Pastor. Amen. Thank you. Ganda naman nun. Pastor Bert, good evening. Any input po? Magandang gabi po. Good evening po. Sa akin po siguro, mako-quote ko lang po yung binanggit ni, ano, ni Jim Elliot na he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Siguro po yung mga bagay na we try to cherish dito sa mundo na wala namang ulaga at mawawala rin. Why not just keep those things that even though unpopular in the eyes of men, and yet it is important or it is the will of God yung mga ginagawa mo. Siguro, bottom line in this life, siguro the best is yung ano po na gawin mo yung kalooban ng Panginoon. Because at the end, even though you will be persecuted or rejected, or even though you make unpopular decisions, but in the eyes of God, which even though how unpopular is that or how hard is that decision that you made, as long you obey and follow the will of God, those things will last in eternity. Yun lang po siguro na bilang Kristiyano at yung nabanggit yung mga pastor na hindi lamang yung patay kung patay, but habang nandito tayo ay gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Share the gospel, do the good things, let the light of Jesus be seen in us, become a salt and light to our neighbors, to our community. Siguro yan po yung mahalaga na we must reach those people who have not yet come to the knowledge, the saving grace of our Lord Jesus Christ. Yan po siguro sa church, sa aking mga kamanggagawa, sa ating mga kapatiran sa iglesia, yun po siguro gawin natin yung kalooban ng Panginoon na marami pang kaluluwa ang ating mabot. At alam ko na ginagamit ang iglesia, ginagamit ang ating punong pastor, the way he leads us, and I believe we are on the right track as long we do the will of God and listen to the will of the Holy Spirit sa ating iglesia. Salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. Thank you, Pastor Bert. Okay,
Bago tayo pumunta sa panalangin, for tonight, meron lang akong announcement. This coming Friday, wala tayong Friday discipleship clusters kasi meron pong annual board overnight meeting, no? So yun po yung annual planning na ginagawa po tuwing October. Plan po yon for January to December 2024. So para ready tayo next year. Tapos meron po ako nakita sa Facebook, no? Sa Filipino group. Sabi dito, hello everyone, in case somebody recognized this person, a caregiver, sad to inform everyone, she was dead hit by a car while she's on her way to work in a facility in Fallbrook 2 or 3 nights ago. RIP to Aida. No complete details as to her complete name and contact infos. And to where is she lying now? Please forward to your friend. They might know her. Thanks, everyone. So, taga LA to. Baka saka, hindi ko alam kung totoo to o hindi, pero in case sa totoo, baka sakaling kilala niya itong si Nanay Aida, nasa gasaan siya at hindi pa siguro alam ng pamilya niya, no, na kumanaw na siya. So if ever lang na kilala niya siya. Alright, so sa ngayong gabi ay magfo-focus tayo in praying for Israel and siyempre some of our other prayer concerns, no. So what is happening now, no, sa Israel, no? Siguro sa isa 2 minutes na video na to para ma-inform lang lahat. And let me show you guys kung ano yung nangyayari sa Israel. So panoorin natin tong 2 minute video na to para mas maintindihan natin ano ba talaga yung nangyayari. Okay? So sandali lang po. Panoorin po natin ito. 2 minuto lang. Palestinian militants from the armed group Hamas launched a surprise coordinated attack on Israel by land, sea, and air on Saturday morning. With hundreds killed, the attack is the largest and deadliest in years and prompted an Israeli declaration of war. Here's how it unfolded. At around 6:30 a.m., the attack began with a barrage of rockets. Shortly after the first reports of rocket fire, Hamas fighters entered Israel near the Kerem Shalom crossing, an important checkpoint between Israel and Gaza. The video released by Hamas shows its fighters breaching the border fence and attacking the military base there. Around the same time, Hamas fighters also raided and captured Israel's Erez border crossing station. Targeting checkpoints like these enabled Hamas to neutralize clusters of Israeli forces and spread into nearby towns with less resistance. By 7:30 a.m., Israelis began seeing groups of Palestinian militants arriving in towns and cities. The incursion fanned out into 9 towns near the border with Gaza. In the city of Sderot, Palestinian militants clashed in the streets with Israeli police and military. By late morning, Palestinian militants began destroying sections of the border barrier. What started as a small penetration of the Israeli border became a wide open corridor. Soon, Palestinian militants began taking hostages in towns near the border with Gaza. Many hostages were taken back to Gaza and driven through the streets. By the afternoon, at least 200 Israelis were killed and more than 1,000 injured, mainly civilians.
Israeli jets launched retaliatory strikes in Gaza, killing and injuring similar numbers of Palestinians. Hamas said their attacks were only the beginning of a long war. So, yun po, no? Kumbaga, ang maganda kasi, madalas nating meron tayong walk through the Bible and we're very, very familiar, I'm sure. All of you are familiar with the map of Israel kasi every time na we have an opportunity, lagi natin pinapaliwanag yung itsura ng mapa ng Israel na parang mapa ng Pilipinas, may north and south, para mapa rin ng California, may north and south. No, so ito yung parang yung Gaza Strip doon kasi na naipon lahat, no? Tsaka sa West Bank yung tinatawag na mga Palestinians. Okay, paano ba ano bang punot dulo? Parang ano lang ano, parang refresher lang bago tayo manalangin. Okay. Sabi dito, alam naman natin na nang tinawag si Abraham, 'di ba? Papunta doon sa Promised Land ay pagdating niya doon sa Promised Land, occupied na to ng mga inhabitants. Alright? So pagkatapos tumabas yung anak niya na si Isaac, si Jacob, and then pagdating nung time ni Joseph, nag-exodus sila, nag-exodus sila from Canaan papuntang Egypt. And then pagdating ng time ni Moses, nag-exodus back sila doon sa Canaan, yung Promised Land. Okay, pagbalik nila doon, 'di ba, yung time ni Moses, time ni Joshua, meron occupied pa rin ito mga to kasi nandun na yung mga descendants, no? Yung mga sinaunang Canaanites at saka mga descendants ni Ishmael, yung half brother ni Israel. Ni Isaac, sorry. So, technically, kung titingnan mo talaga yung history, hindi sila yung nauna doon sa lupa. So kaya yun yung claim ng ano ng mga Palestinians. All right? Pero ang claim naman ng mga Israelites, yung biblical claim nila na ito ay promised land sa kanila ni Yahweh. So doon na nagsimula yung gulo. Yung simpleng mali ni Abraham, nagkaroon siya ng Ishmael. Nagkaingitan yung magkapatid hanggang sa lumaon ng lumaon. Nagpasa-pasa yung galit, yung hatred. Hanggang ngayon, 2023, ramdam mo pa yung away nilang dalawa. So ito ay away ng lahi sa lahi kasi parehas naman silang Abrahamic. No? Ang Christian, ang Judeo-Christian, ang Judyo at saka ang Muslim ay pare-parehas na galing kay Abraham yan. So sigalot sa pamilya, lumaki na lumaki hanggang sa mga naging nasyon na at naging sigalot na pagdating sa lupa. Okay, nung from the time ng Exodus, okay, from the time ng Exodus ni Moses at saka ni Joshua, lumipat na sila na hindi nakapasok si Moses, si Joshua nakakuha ng ano ng Canaan. So, bakit sila nawala ulit? Kung maaalala nyo, pinasok sila ng mga iba't ibang empires, di ba? Andiyan yung empire ni Nebuchadnezzar, ay yung tinatawag na Persian Empire, andiyan yung Grecian Empire ni Alexander the Great, nandiyan yung Ottoman Empire, nandiyan yung Roman Empire noong time ni Jesus. So, madaming empire ang sumakop sa kanila. So, ang nangyari sa mga Hudyo, na disperse. So, parang ang tawag diyan ay Jewish diaspora. So parang sa ating mga Pinoy, meron din tayong diaspora pero bilang overseas Filipino workers. Pero sila, diaspora kasi pinaalis sila sa lupa nila. Okay? So ngayon, unti-unti, ang prophecies kasi sa Bible, no, magkakaroon na ng second coming o end of the world, kapag ka unti-unti nang bumabalik ang mga Israelites doon sa kanilang lupa. Eh kaya nung 1948, pagkatapos ng World War II, 6 million na namatay sa mga Hudyo, ang nangyari, itong Israel ay ibinalik ng United Nations. Binalik sa kanila yung lupa nila. Isa sa mga ang Pilipinas, isa sa mga bumoto na sila ay ma-restore dun sa kanilang ancient land.
Ngayon, siyempre, eh, okupado na ito ng mga Palestinians. So, binalik yung Israel, so gulo na. Simula noong 1948 hanggang ngayon. May 1967 war, may 1973 war. So, kung papansin nyo, lahat ng mga nakapaligid na kalalaking bansa na nasa Israel na napakaliit lang, ay nagtutulong-tulong para puksain sila. Pero sa history, wala pang bansa ang nakakatalo sa Israel. Kahit nagtulong-tulong yung time na 1967, 1973, ang Egypt, ang Syria, ang Lebanon, ang at iba't ibang ngayon ang kalaban nila backed up by Iran, backed up by Russia. So I mean, napakabigat ng kalaban nila, no? Pero hindi sila natitinag at makikita mo yung hand ng Panginoon na hindi sila nabubura sa mapa. Kasi ang gusto ng ano, kasi ilang beses na nag-offer ng peace ang Israel sa pamamagitan pa ng time ni Bill Clinton, pero ang gusto talaga ng mga Palestinian sa mga Arabo ay burahin sila sa mapa. Kaya naman, bilang isang Kristiyanong nasyon, itong Amerika, itong Pilipinas, tayo ay we stand, no, with Israel kasi yun yung nasa Bible. So ayan, alam mo na. Yun ang storya, bakit sila nag-aaway-away. Ayun. So ngayong gabi, mananalangin tayo particularly sa Israel, no. Pero mamaya, I'll give you time para kung sino yung gusto sa inyo na taus-pusong manalangin sa Panginoon para sa Israel, panalangin natin yung Israel, panalangin din natin yung Hamas. Kasi meron din mga Palestinians na wala namang kinalaman, nabubuhay lang sila din sa Gaza, sa West Bank. Pero ano nangyari, di ba? Mga civilian, pati sila napapatay dahil binobomba ng Israel ngayon. No? So pat ang pinakakawawa dito, civilian. Eh. Nung pinasok ng mga Hamas, yung Israel, dumukot sila ng mga tao at nagsinishield nila yung sarili nila dun sa mga tao na kinuha nilang mga Israelites. Ang problema, itong Israel, to whom it may concern na yung bomba nila. Nakita nyo naman, no? Talagang lahat patay yung tao. So, panalangin natin lahat ng tao, lalo na yung mga walang kasalanan, na maligtas ng Panginoon. Alright? So, hindi ko maisip kung ano yung pinagdadaanan ng mga pamilya, ng mga tao na nadakip, na matay, di ba? So napakasakit na sitwasyon 'yan. All right, so manalangin po tayo. Sisimulan ko na po ang panalangin. Tapos po i-turn over ko po sa inyo. Okay? So magandang gabi po, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng patnubay ninyo sa kapangyarihan ng panalangin. Maraming salamat po at kayo po ang may hawak ng mundo at hindi po kayo magsasawa, Panginoon, na kami ay tulungan, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na to kung saan nakikita namin kung gaano kabrutal ang mga tao, kung gaano kagulo, kung gaano pati bata, matanda, babae ay ganun-ganun na lamang patayin na parang manok lamang, Panginoon. Kailangan namin na kayo may kapangyarihan to put a stop on this. Iligtas niyo po yung maraming tao at ingatan niyo po sila, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, na humingi kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin, pagkalinig sino kami ng banal ng salita, Panginoon, banal ng dugo. At dalangin po namin ng bawat dalangin namin sa gabi na to ay bigyan niyo po ng pabor. Sa gabi na to, I'd like to ask Sister Josie to lead us for complete healing of the following people. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. Nadalangin po namin si Diana, yung biopsy sa ovary, Lord. Ikaw po ang nakakita nito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maalam sa lahat, Panginoon, Lord. Dalangin po namin na maging negative po lahat kung makikita sa kanyang ovary, Panginoon. Sa biyaya at tulong mo, Panginoon. At kagalingan at ikaloob mo sa kanya, Panginoon. Ganon din po kay Lina, yung eye surgery healing. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang complete healing sa kanyang mata, surgery, Lord, kundi pa po siya nasa surgery, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo ang lahat ng gagamitin mo, Panginoon, sa kanyang surgery hanggang sa kanyang pagpapagaling, Panginoon. At ganoon din po kay Sister Anna, Lord, healing for
sa kanyang pain, Lord. Dalangin po namin, Panginoon. Dupuin mo po si Anna, Panginoon, Lord. Nakausap po namin siya, Lord, at siya po talaga ay humihingi ng prayer sa ating lahat, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, dinudulog po namin sila sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kagalingan, yung pananakit po, Panginoon, alisin mo po ito, Panginoon, at nung makita po kung ano po talaga yung nararamdaman niya ito, Panginoon. In Jesus' name, Lord, pangunahan mo po siya. Ganun din po ang mga titingin sa kanyang mga doctors, Panginoon, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At tiniklaim na po namin, Panginoon, ang kagalingan na ito, Panginoon. Ganun din po sa aming Greg Garment, Panginoon, complete healing. Kung ano man po, Panginoon, yung sakit niya, nawa po, hindi na po ito lumala, Panginoon. Maampat po ng mga iniinom niyang mga gamot, Panginoon, Lord. At dalangin po namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganun din po kay Patrick Noel, Lord, at brother John, able to walk, join the church, Lord. Ito po yung pinakamilitin namin, pati na po ang buong pamilya niya, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, hindi mo sila bibiguin, Panginoon. At ipagkakaloob mo po ang yung nasa puso nila, yung desire ng kanilang puso para sa kanilang anak. At alam po namin na ito po ay malapit na, Panginoon. Lord. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang gagawin mong kagalingan sa mga taong ito. Ikaw ang aming great healer, Panginoon. By His wound, we are healed, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang po, Panginoon, kiniklaim na po namin ang kagalingan nila. Ito po ang aming samatalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Amen. Thank you, Tito Josie. For complete healing from cancer, CJ, kindly lead us. Thank you. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Maraming salamat po for your continuous blessings and provisions po sa aming mga buhay po, Lord. Lord, we lift up to you the following people for complete healing from cancer. Kay Tess Uy po sa kanyang ovarian. Kay Mary Chris Milliera sa colon. Kay Edna Labirinto sa breast. Kay Ricardo Madrid sa lungs. Kay Noah De Guzman sa bone. Kay Eli Herradura sa stomach. And kay Rachel sa lungs. Lord, we pray that for their complete healing, po, Lord. I pray, Lord, that you are always with them, Lord, as they are battling their different cancers, po, Lord. And also pray, Lord, for all the people who are not in the list, Lord, that are experiencing cancer, also, Lord. Lord, we're claiming that they would be healed in your name, Lord. Alam po namin na gagaling po sila and alam po namin na may their testimony be shared also of your of the miracle that you're going to do to them po, Lord, as they na gumaling po sila sa cancer, Lord, and naway magamit po sila, Lord, na but once gumaling po sila sa cancer, Lord, magamit po sila sa na ma-share po kanilang story po, Lord, na wala pong impossible po sa inyo, Lord, at lahat po nung ginagawa po namin, Lord, ay naalay po namin po sa inyo, Lord. Maraming salamat po sa lahat po ng biyaya po, Lord, and we're claiming once again po, Lord, we claim po namin, Lord, that for their healing po, Lord, na malalagpasan po nila nung kanila po pinagdadaanan po na yun. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, CJ. For a personal supplication, special favor and request, Sister Rose, kindly lead us if you are able. Lord, itinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatid na may special favor request, Panginoon, si Sister Terry, Panginoon, at si Sister LB, Panginoon, nawalan po sila ng mahal sa buhay, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kapayapaan ng loob, Panginoon, at gabayan mo po ang bawat isa sa kanilang pamilya, Panginoon, sa kanilang pagluluksa, Panginoon. Itinataas din po namin, Panginoon, ang planned family, na bigyan mo po sila ng safety sa kanilang travel, Panginoon, sa kanilang bakasyon sa Mexico, Panginoon. Patnubayan mo po sila sa
ano mga activities nila, panatiliin mo po silang ligtas, Panginoon, at mag-enjoy sila, Panginoon. Samahan mo po sila sa kanilang bawat galaw, Panginoon, sa kanilang paglalakbay na ito, Panginoon. Tinataas din po namin, Panginoon, si Sister Anna Lou sa kanyang biopsy na gaganapin. Nawa, Panginoon, ay maging negative po ang result nito. Alam ko, Panginoon, na sasamahan mo siya sa kanyang pagpapabiopsy, Panginoon. Tinataas ko rin po, Panginoon, si Sister Jasmine, Panginoon, sa kanyang training. Nawa, Panginoon, bigyan mo po siya ng wisdom and knowledge, Panginoon, na maunawaan lahat ng dapat niyang matutunan, Panginoon, sa kanyang trabaho upang magampanan po niya ang kanyang tungkulin, Panginoon, at matapos po niya ng training, ang training niya, Panginoon, ng matiwasay, Panginoon. Tinataas din po namin, Panginoon, si Sister Faith. Bigyan mo po siya ng wisdom and clarity anuman po ang bawat araw, sa bawat araw na dinadaanan niya, Panginoon, kung ano man ang desisyon na dapat niyang gawin, Panginoon, anuman po ito at anuman po ang nasa sa loob niya, ay bigyan mo po siya ng sapat na wisdom, samahan mo po siya, Panginoon, at bigyan mo po siya ng kalinawan po ng isip para makapag-desisyon po siya kung anuman itong kanyang dapat na desisyonan. Itinataas din po namin ang district license renewal po, Panginoon, na pass the panel interview, Panginoon, at recommendation sa lahat po, Panginoon, ng kukuha po ng approval si Pastor PJ po sa approval po ng kanyang ordination po niya, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na patuloy mo po siyang gagamitin, Panginoon, at sobrang blessing po siya sa amin, kaya hindi mo po siya pababayaan, Panginoon, ipagkakaloob mo po ang approval sa kanyang ordination. Tinataas din po namin ang aming kapatid, mga kapatid na si Brother Dennis at si Sister Mao, at si Brother Shane at si Sister Almira, at si Brother Steve and Michelle sa kanilang pinaplanong pagpapakasal, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang humipo at mag-provide, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan. Anuman po ang kailangan gawin, ay alam ko po na patuloy mo pong ipoprovide ito, Panginoon, matuloy po ang mga weddings nila. Tinataas din po namin si Sister Mavi, si Angelica Nanong, para po sa kanilang pregnancy, ipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga tanggol sa kanilang sinapupunan, at hindi mo po sila pababayaan, Panginoon. Sasamahan mo po sila sa bawat step, Panginoon, ng kanilang, para sa kanilang panganganak, Panginoon. Itinataas din po namin si Brother Joshua, lahat po ng documents at ang lugar po na kanyang, bigyan mo po siya ng tahanan, Panginoon, na bubong na masisilungan, Panginoon. At mag-provide po kayo, Panginoon, gumawa po kayo ng daan, Panginoon, upang makakuha po siya ng trabaho. Tinataas ko rin po, Panginoon, si Loren, si Ivan Del Rosario, at si Joe, Panginoon, na mas maging socially adjusted, Panginoon, mas bigyan mo po sila ng kalinawan ng isip, samahan mo po sila, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, upang makapag-adjust sila, Panginoon, nawa, Panginoon, ay mas maging malapit sila rin, Panginoon, sa iyo, at maging mas social po sila. At ang pagiging social po sa magandang paraan po magamit din. Itinataas din po namin si Marie Pagyo, Panginoon, sa UC CIS filing at approval po sa nurse application niya, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na lahat ng aming hiling ay alam ko po na iyong ibibigay sa naaayon sa iyong tamang timing, Panginoon. Alam ko po na alam mo po ang design ng aming puso, Panginoon. Kaya itinataas ko po sa inyo ang aming mga kahilingan ito. At ibinabalik po namin ngayon pa lang po itong pong mga aming kahilingan
ay ipinagpapasalamat na po namin ang advance sa iyo, Panginoon. Alam po po na hindi mo po kami bibiguin sa aming mga hiling ng aming mga puso, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo ang parangalap at puri. Amen. Amen. Thank you, Sister Rose. For connecting events, evangelism, discipleship, missions, Sister Angelo, kindly lead us. Thank you. Yes, Lord Jesus, we thank you, Lord, for today. We thank you, Lord, for gathering us tonight, Lord, to listen to your word and to worship you, Lord Jesus. Tonight, Lord, we lift up to you the following connecting events, evangelism, discipleship, and missions. On October 13, Friday, Lord, we lift up to you the board annual planning. On October 15, Sunday, our guest preacher, Pastor Taniegra. October 29, Sunday, Pastor's Appreciation Day. The local license renewal for our pastors, Pastor Bong, Pastor Rave, Pastor Kled. November 4, the venue ocular for Spring Family Camp. November 5, dedication and birthday of Idric Gámez. November 12, dedication and birthday of Nathan Madrid. November 24, Friday, Thanksgiving Fellowship. November 26, Workers' Appreciation Day. December 15, Youth Overnight Youth Christmas Party. December 24, Church Christmas Fellowship. And December 31st, New Year's Eve Fellowship. Lord, we lift up all of these events, these dates, important dates to you, Lord Jesus. We pray, Lord, that you will be with every single person involved in these dates, our pastors, our workers, Lord, our members, our church members, Lord. We pray, Lord, that your protection will be with everyone at all times, and that you will guide, your guidance will be with us, and that all will go well, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Sister Annelou. For our popcorn prayer, you can pray about anything under the sun. And if you are being asked by the Holy Spirit to utter a prayer about Israel or Hamas or Palestine, please do so. The mic is yours. Anyone can start praying. Thank you. Lord, tonight, Lord, I pray for Tita May's granddaughter, Isis, Lord, who is still in the hospital being treated for her depression. Lord, I pray that you continue to hug her, embrace her, and make her feel, Lord, your love and your presence, Lord. I pray that she overcomes this depression, and I pray, Lord, that you also comfort Wendy, Tita May, and Mateo, Lord. Continue to bless them, Lord, and continue to make them feel, Lord, that that you're there always for them. We pray for this in Jesus' name, amen. Yes, Lord Father, we pray for Israel. You have said, God, in your word that those who pray for Israel will prosper. And so, Father God, we pray for our brothers and sisters who have been suffering from this attack by the enemy. Lord, we pray that you will just comfort them, the men, the women, and every family that has been scattered. Lord, we pray that you will, oh God, comfort them. This time, Lord, may you just restore everything that has been lost. We pray for your hand, oh God. Just be with them. Lord, we know that this is such a difficult time for them, but Lord, we pray that your supernatural power will just be manifested in their needs. Lord, provide for everything that they need, Lord, today and this coming weeks. We pray that you will just strengthen them.
Lord, continue to show yourself faithful, God, because, Lord, we pray that this is the time that, Lord, they would really be, that their hearts be drawn closer to you, Panginoon. And even as the Gentiles, believers, we pray that we would really be in alignment, O God, to your word. Lord, salamat po sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Lord, may this be an eye-opener, O God, that indeed the Bible is true, the prophecies are about to come. And Lord, mayos yung aming mga lakad, yung aming pamumuhay sa inyo para makita, Panginoon. Lord, indeed that the God we serve is alive and that the God we serve is capable of doing supernatural things for His people. And so, Father God, today, tonight, we lift up to you, Israel. Please bless Israel, O God. We humble ourselves before you. We ask for forgiveness, God, because of our disobedience, O Lord. The enemy had really attacked us. But Lord, today we pray that you will just cover each and every one of us, our Laughlinus family, and even everyone, O God, who calls upon the name of Jesus will be saved. We thank you so much, God, for your word. Continue to strengthen your people. We thank you, God, for your supernatural powers are to those who just really seek you. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we pray for sa sister ni Tita Pepot na nasa Pilipinas, Panginoon, na isang linggo na, Panginoon, na mayroong body pains and headache. Dalangin namin na complete healing sa kapatid niya po, Panginoon, na si Sally Aisma. At ganun din, Panginoon, we pray for good result, Panginoon, sa test po, Panginoon, sa Sabado. We pray na negative po at in favor po maging resulta ng kanilang blood test, Panginoon, sa Sabado. We pray this, Lord God, in Jesus' name. Amen. We also pray, Lord God, for Tatay Tony and Sister Marisa. Meron man po silang na dinaramdam, Panginoon, na pain sa katawan, Panginoon. We just speak of healing, Lord God, for them. And also for Anna, we pray, Lord God, na ipuhin niyo po, Panginoon, si Anna, yung pain na naramdaman niya sa kahalahati ng katawan niya, Panginoon, ay patuloy na mawala, Panginoon. We also remember Sister Wendy, Sister May, and Matthew sa kanilang pinagdadaanan ngayon, Panginoon. Kayo po ang yumakap sa kanila at ay paramdam na kayo po ang in full control sa buhay ng mga batang ito, Lord God. In Jesus' name, amen. Lord, ang nilalapit ko po sa inyo, ang mga kabatch ko ng high school na nagtatrabaho sa Israel po na safe po sila and makauwi po sila ng Pilipinas na safe din po para hindi rin po nag-aalala yung mga pamilya po nila. In Jesus' name, amen. And Lord, we also pray for our loved ones, Lord God, and sa mga friends natin na di pa po nakakilala po sa inyo, Lord. Lord, we just pray that it won't be too late, Lord. Lord, these signs of the times, Lord God, wars and rumors of wars are all written in the book of Revelation. Lord, it's coming to pass, Lord. And we just pray that more people will be saved, more people will open their eyes and see that the Bible is real, heaven is real, hell is real, and that there is eternal condemnation if they don't accept your Son, Lord Jesus Christ. Lord, may this be an eye-opener to a lot of people. May the scales be broken and hearts be open, Lord. And Lord, we just pray especially for our brothers and sisters, our relatives, our friends, our loved ones, those who are dear to us, Lord God. May they accept you, Lord, and have a deeper relationship with you, Lord Jesus. It's not about religion. It's about accepting you, Lord God, and knowing that you are Lord, Lord God, Lord Jesus Christ, Lord. Help us, Lord God, and reach out to them in any way possible, even in their dreams, Lord. And we know that you can visit people, Lord God, and do miraculous things, Lord God. We believe in you. Nothing is impossible with you. We love you, Lord Jesus, in your mighty name. Amen. Nakikiramay po kami at buong puso po kami nakikidalamhati sa pamilya ni Sister Elby,
Bigyan mo po sila ng comfort na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ano man po, Panginoon, ang kanilang mga plano, kasi pag-uwi, Panginoon, sa Pilipinas, Lord, ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon. Katagpuin mo po sila, Panginoon, at huwag po silang pababayaan sa mga sandaling ito. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Lord, we call out to your name, Lord Jesus. We're reaching out to you. May you hear our every prayer and the prayer who is trying to reach out to you, Lord Jesus. We pray, Lord God, that you will keep giving us guidance, Lord. Pinapasalamatan ka namin because we are safe right now. But we also pray for the people who are in Israel, Lord Jesus. May you touch all the people's heart. May you touch their country, Lord Jesus. May you touch the whole earth, Lord God, and cover everything in the blood of Jesus Christ, Lord Jesus. We rebuke all the works of hell, all the works of the enemy, and all the works of the devil, Lord Jesus. We rebuke them, Lord God. We push them away, Lord Jesus, and we push them back in the depths of hell, Lord God. And we pray, Lord God, and we claim and we receive all the authority that you have given to us, Lord Jesus. Give them the covering that they need, Lord God. Give them the warmth that they need. Cover them with your mighty wings. Give them warriors of angels, Lord God. Help us through this spiritual battle and physical battle, Lord God. Help us in every way as possible, Lord God. Let us know the next step that we need to take over. And Lord, continue to give and use people and give them wisdom that they need, Lord God. May your will be done. May we decrease and you increase all the time. Na kayo lang ang bida, Lord God. And kayo lang ang pangahawakan namin. May everything go well because only you have the power to take control and to take over. And not even the enemy, Lord God, can conquer or defeat you. In Jesus' name, amen. Lord, we also continue to pray for all the people in Israel, especially, Lord, yung mga kababayan na namin na nasama sa mga hostages. Dalawa na po ang namatay sa kanila, isa na po ang napugutan. May mga batang napugutan na rin po, Lord. We pray, oh Lord, for our DFA people na hanggang ngayon, hindi pa rin po kailangan mag-repatriate ng mga Pilipino. Hipuin niyo po ang puso nila para po yung mga kababayan namin ay pauwiin na po nila, Lord, especially yung mga pamilya ng mga kababayan na namin na nasa Israel na hanggang ngayon ay nahihirapan. Hindi po nila alam kung anong mangyayari sa kanilang mga kamag-anak na nasa Israel na naiipit sa kaguluhan. So we continue to pray. Lord, hipuin niyo po yung mga taga-DFA na kumilos na po sila hanggat may panahon pa po, Lord. Para po, Lord, pauwiin na kung sino man po yung gusto ng umuwi. Lalo na po yung mga kababayan namin na sa ngayon ay na hostage pa po nila, Lord. At we pray, Lord, na you will move in their midst, lalo na yung mga Hamas, oh Lord, na gumagawa pa po, Lord, ng pambobomba. We pray, Lord, na matapos na po ang kaguluhang ito at maayos na po ang sitwasyon sa Israel. Thank you po, Lord. We continue to lift them up to you, Lord. Kayo lamang po, Lord, ang pwede magpahinto nito, Lord. Thank you po, Lord, in Jesus' name. Amen. Lord, tinataas namin yung mga OFW na nasa Israel. Ingatan niyo po sila, makapagtago po sana sila sa bunker. Huwag po sila madakip ng Hamas, Panginoon. Dalangin namin yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Kayo po mag-comfort, Panginoon, sa kanila. At inaalala namin sa panalangin si Sister Terry, ang kanyang buong pamilya, si Sister Elvie, ang kanyang buong pamilya sa pagpanaw, Panginoon, ng kanilang mga magulang. Dalangin namin ng comfort and peace sa kanila, Panginoon, ganda ng provisions para sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga kasama namin sa church, mga kapamilya namin, Lord God, na nasa Pilipinas, sina Tita Bing, sina Jan Noel, nag-birthday Sister Marlene doon, si Brother Ben, Panginoon, at marami pang iba, Panginoon, na nasa Pilipinas ngayon, na ingatan niyo po sila at makabalik nawa sila, Panginoon, sa na maayos, Panginoon, dito sa Amerika. We pray all this in Jesus' name. Amen.
Praise God. Salamat po, Panginoon. Lord, we thank you tonight. And truly indeed, Lord God, that if you want to follow you, we have to really deny ourselves and carry our own cross. But we pray as well, Father God, give us the grace, Father God, to obey and to do your will. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa sa gabing ito. Tayaan mo nga ang iyong pagpapala ay iyong igawad sa inyong mga anak. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Thank you, Pastor Bert. Buksan natin ang mga bintana bago tayo mag-picture-picture. Announcement ulit, wala po tayong discipleship classes sa Friday. Kontak ko po si Sister Anna sa si Brother June. Hindi po sila nakapag-reply. Pero po, baka madalaw po namin bukas. No? Pwede ka po bukas, Pastor Bert? Pero kung hindi, okay lang naman. Baka tingnan po natin, Pastor, kung ano yung schedule na mag-arrange. Mag-communicate na lang tayo. Ganun din sana kung makapag-communicate tayo kay Sister May. Madalaw natin sa ospital kung pwedeng dalawin si ano para mapag-pray, no? Si Sister, si Isis, yung bata. Para magkaroon naman ng comfort and peace yung pamilya, no? So, ayun, patuloy tayo manalangin sa Israel. Daming namamatay araw-araw at stressful yung kanilang dinadaanan. No? Mm-hmm. Okay, let's take a picture. 1, 2, 3, and smile. Sa Sunday, meron tayong special guest. Babalik si Pastor Sunday. Siya yung ating speaker for this coming Sunday. Okay. Si Pastor Sunday po. Yung dati po nating speaker last week. Oh, I see. So, mag-ready po tayo sa Linggo. At marami na naman tayo sa Linggo kasi magagaling na yung mga may sakit at saka madami na. Balik na. Opo. Nagkabalikan na tayo ulit. Kasi nung Sunday, I think 89 lang ata tayo, no? So, okay. Kasi, okay lang yun kasi madami nga nagkasakit, no? So, yung weather kasi pabago-bago. Lalamig-init, no? So, mag-ingat po tayo. Huwag niyo po kalimutan magdala ng jacket. Okay, kumot, no? Para pagka kayo nag-extend doon sa simbahan at nag-extra fellowship, ready kayo sa lamig. Okay? God bless you. Bye-bye. Good night po. Happy birthday, bye. Sister Rose. Good night, everybody. Happy birthday. Happy birthday, Sister Rose. Salamat po. Good night po. Good night. Bye.